Ako si Marie. Tawagin niyo na lang sa pangalang Mar in short. May ate ako at kuya. Dibali ako ang pangatlo sa aming magkakapatid. Ganito ang kwento na aking ilalahad na hanggang ngayon, kahit na matagal ng panahon, still sariwa pa din sa aking alaala. Nasa fourth year high school ako noon na di ko makakalimutan. Ganito nagumpisa ang lahat. Mar, kumusta naman ang araw mo? Anak. Okay naman po, tay. Buti naman, anak, kung okay. Kumusta naman ang mga grades mo sa school? Siyempre po, matataas ang marka ko, tay. Mana ako sa inyo eh, na matalino. Nako, ikaw talaga. Siyempre, may anak akong matalino. Tatawa-tawang wika ni Tay sa akin. Masaya kami ng mga oras na iyon ni Tay. Kasi siya na halos ang umaasikaso sa amin. Dahil si Inay nasa ibang bansa. Ito, kaya masunurin naman kami sa lahat ng otos ni Itay. Kaya sa aming mga edad, natuto na kaming magtulungan sa loob ng bahay. Pero di pa kami masyadong lumalabas o pumupunta sa city. Kasi laging eskwelahan, bahay lang ang ginagawa naming magkakapatid. Kaya ng araw na yon, sinabihan ako ni Itay. Nga pala anak, nagpadala ang nanay mo ng pera. Kaso busy ako sa bukid. Pwede bang ikaw na muna ang kumuha? Tay, di ko naman alam at kabisado ang daan. Naku, madali lang anak. Tika, itskits ko sa'yo kung saan at kung anong ruta ka sasakay. Kaya iniskits ni tatay ang daan gamit ang ballpen at papel. Sinulat nito doon. Nga pala anak, huwag mong sasabihin kila ate mo at kuya na ikaw ang inutusan ko na kumuha ng padala ng nanay mo. Ah, baka kasi magselos sila. Okay po tay, makakaasa po kayo. Ngiti kong huwi ka kay Itay. Sa edad kong ngayon, syempre, kabado ako kung saan ako sasakay ng jeep at pinaalalahanan ako ni Tay na huwag basta magtiwala at diretso lang ang pagpasok sa bangko at ibigay ang pinirmahan nitong authorization letter na ako ang pinapayagan nitong kumuha ng padala ni nanay. Halos sa mga kapatid ko, ako lamang ang pinagkakatiwalaan ni tatay tungkol sa pera, lalo pat nagpapadala si nanay galing ibang bansa. Kaya sumunod naman ako sa utos ni Itay sa akin. Kaya lumuwas ako ng bayan. At unang tapak lang ng aking mga paa doon. Kaya nang dumating ako sa lugar, pumila ako agad at ibinigay ko sa teller ang pinirmahan ni Tay. Pinakatitigan akong mabuti ng teller at ngumiti ito sa akin. Saka mabilis na iniabot ang perang padala ni nanay. Wala naman akong naging problema dahil napakabait ng teller sa bangko. Kaya mula ng araw na yon, ako na lang lagi
ang kinakausap ni Tay na pumunta at kumuha sa pera na pinapadala ni Inay. Na naging sikreto namin ni Tay dahil sa walang nakakalam iyon. Dalawa lang kami ni Itay, kaya mula noon natuto na ako sa sarili kong mga paa at natuto na akong magbiyahe sa malayo dahil tinuruan ako ni Itay sa buhay at hindi na ako ninenervyos pa kahit ako lang mag-isa. Kaya isang araw iyon, dumating si Itay. Tay, ano po yan dala ninyo? Nak, huwag ka maingay. Sikreto lang. Natin ito. Birthday kasi ng ate mo bukas. Nagtatampo na yata sa akin. Kasi ilang birthday na ninyo ang nagdaan. Di ko man lang kayo maayang pumunta sa labas para mag-celebrate ng karawan ninyo. Gusto ko sana sama-sama tayong lumabas. Bukas, pumunta tayo sa bayan. Nako po Itay, okay lang po iyon. Okay anak, ilagay mo sa aparador ito. Para bukas, surprise ahin natin.